sa pagpapalakas ng programa laban sa insurgency, kaagapay ng mga regular na kasundaluhan ang mga laangkawal o reservist ng Armed Forces of the Philippines. Isa ito sa binigyang diin sa 40th National Reservist Week na idinao sa bayan ng Pantukan, Compostela Valley Province, alinsunod sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte o ang paggamit ng Whole of Nation approach sa pagsugpo sa armadong komunistang grupo. Kasi yung EO70 na tinatawag natin ay ito yung paraan na instrumento na ginagamit ni Pangulong Duterte para mapiyakat yung ating mga rebelde na bumaba. Ang mga reservists, malaking ginagampanan nila na papel dito. Sila yung humihiyakat na bumalik na kayo sa mainstream. Same time, nagbibigay din sa information kung saan yung sightings ng mga ayaw pa bumaba. Maliban dito, binigyang halaga din ang mga iba't ibang pakikipagtulungan ng mga laangkawal sa lokal na pamahalaan sa pagbuo ng payapa at matiwasay na komunidad. Halos lahat ng mga activities na Department of Education sa mga peace and development initiatives natin and sa mga peace and order programs natin, kasama at kasangga yung mga reservists natin sa probinsya natin. Mahigit 500 laangkawal sa rehiyon na galing sa mga hukbong Katihan, Dagat, Kawal Pandagat at Himpapawid ang nakilahok sa selebrasyon. Isa sa mga dumalo si Maria Hazel Fe Olvina, isang laangkawal na simula nung siya ay bata pa lamang ay pangarap na niyang maging isang sundalo. Di pa man ito natuloy, pumasok na lang siya sa pagiging isang laangkawal sa kagustuhang maglingkod sa bayan. Malaking tulong itong grupo ng mga reservists kasi matutulungan natin yung mga teenager na hindi sila malulong sa bisyo o paano natin sila magiging disiplinado. Patuloy pa rin ang pag-iikayat ng grupo sa lahat ng mga Pilipino na maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging laangkawal ng Pilipinas. Michael Uy ng Philippine Information Agency, Compostela Valley, para sa bayan.